Inalerto na ng House of Representatives ang law enforcement agencies upang hanapin at ipatupad ang contempt order laban kay Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration. Pangalawang beses na na-cite in contempt si Attorney Roque ng House Quadruple Committee o Quadcom dahil sa hindi pagsusumite ng financial documents nito kaugnay ng kanyang korporasyon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, na ipadala na sa opisina ng abogado ang contempt citation at inalerto na rin ang mga otoridad kaugnay ng arrest order ng Quadcom. It was already served sa law firm niya, no? Pero wala siya eh. Cannot be located. So, in-inform na rin yung mga law enforcement agencies to look for him and serve the order. Hinamo naman ni House Committee on Dangerous Drugs, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, si Attorney Harry Roque. Ito ay matapos igiit ng abogado na maghahain siya ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay nito. Hindi na rin ito dadalo sa mga pagdinig ng four-house panel at tinawag na kangaroo court ang Quadcom. The fact that he attended twice and during that meeting that he attended, he volunteered to submit all these documents. He is now invoking a lot of kung ano-anong sinasabi niya. Yung right of the people to access information on matters of public interest prevails, no, over the right to privacy. Kung sila ay nagsasabi, tumanggap ako ng pera sa Pogo, sila magpresenta ng kahit anong ebidensya. Kung sa tingin nila meron na huli na bagda batas, hindi po Kongreso ang forum para dyan. Meron po talagang Office of the Prosecutor, merong Office of the Ombudsman, pero hindi po yan po pwede maging nasa jurisdiction ng Kongreso. Isinasangkot si Roque sa kontrobersya sa Pogo matapos na samahan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation si Cassandra Ong, incorporator ng Whirlwind Corporation, upang resolbahin ang mga isyung may kaugnayan sa Lucky South 99. Samantala, dahil sa humanitarian considerations, pinayagan ng Quadcom na isama ni retired police officer Rowena Garma ang anak sa House Detention Center. Umapela si Garma sa Quadcom matapos itong i-cite in contempt dahil sa umano'y pag-iwas nitong sumagot sa mga tanong ng mga kongresista. Isinasangkot si Garma sa kill order laban sa tatlong Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 2016. Itinanggi ito ni Garma sa pagdinig. Dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO si Garma sa ilalim ng Duterte administration. I wanted to answer the questions, Mr. Chair. I have a daughter waiting for me. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. She attempted 3 times, Mr. Chair. That's why I cannot leave her. No, I will answer all your questions, Mr. Chair. If it will help, no, na madala na lang doon yung kanyang anak, eh siguro baka pwede nating payagan yan. In fact, sinabi naman na i-accommodate natin. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.